Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mad Juan Tamad at nandito naman po tayo sa isang video sa Madodol Channel. Nung nakaraan pong episode, pinag-usapan po natin yung ating setter. Ngayon naman po, yari na po yung ating hatcher. So pupuntahan po natin yung ating hatcher dito sa kabila, no? So ito po yung ating hatcher. Yan. So tapat lang natin yung ating camera sa ating hatcher. Pareho rin po yung disenyo ng ating hatcher, no? Meron din siyang bintana sa harap para makita natin yung nangyayari sa loob na kung merong tama ba ang temperatura na nababasa ng temperature ng ating thermometer o meron bang sapat na tubig para sa relative humidity o yung hamog sa loob ng ating incubator. So, takpan muna natin to. Tapos, bago tayo dito pumunta sa ating hatcher, mamaya rin i-update natin yung nangyari sa ating setter, no? So buksan natin yung pinto ng ating hatcher, no? So again, gumamit po tayo ng acrylic glass dito para sa bintana at dinikit lang natin ng duct tape. Ngayon, yung pinagkaiba ng ating hatcher, meron siyang mga hatching cages. Ito ay yari lamang, no, sa simpleng mga plastic na basket na yung mabibili sa mga supermarket o sa mga ano, no, hardware, no. At gumamit din tayo ng plastic mesh, no. Yung plastic mesh, kung makikita niyo sa video, dinikit natin ng ano, no, simpleng cable tie lang, no. So ayan, no, may mga cable tie tayo tapos nabubuksan to, no. Ayan. Kasi bakit importante mabuksan? Para ma-access mo yung sisiu kapag ready na siyang mag-hatch, no. So kailan ba natin nililipat sa hatcher yung ating mga itlog? Nililipat natin to pag ano na, no, nasa day 19 na siya, no. Pagka day 19 niya o minsan day 18 kung mainit yung temperatura, ready na yan mag-peep, no. So lilipat na natin siya sa kanya-kanyang hatching container, no. So ilalagyan din natin ng papel katulad dito, mga papel lang, no, na hindi na ginagamit. Yung mga papel na to, ilalagay natin sa ilalim ng ating hatching basket or plastic basket para lang sa ganun, hindi to dumumi kaagad, no? At isa pa, madali siyang linisin, no? Kasi pag napisa yung itlog sa loob, nagkakalat yung itlog, no? So, pag meron ka ng papel, madali mo siyang itapon lang o i-compost pagkatapos. At tapos, pwede madali lang hugasan yung ating hatching tray, no? So, dito, may makikita natin sa ating incubator, meron tayong 1, 2, 3, 4, 4, ito pa, 5, 6, tapos dalawa, so 12, no? So, meron tayong 12 na hatching container. So, kung 100 ang capacity ng ating setter, siguro sa isang basket, maglalaman siya ng mga 10 itlog, no? Pero pwede pa natin dagdagan siya, no? Kung gusto mo, kasya pa naman yan, no? So, medyo pilit lang, no? Medyo pilit lang kung dadagdagan pa natin sa taas, no? So, katulad ng ating setter, kinakalibrate din natin to, no? So, meron tayong thermometer dito. Tingnan natin kung bumababa ang temperatura. Yan, medyo bumaba lang ng konti ang temperatura. Hindi ko lang kung mababasa nyo. Kasi binuksan natin yung pinto. At ang humidity niya, mataas, no? Kumpara sa ating, ano, no? Sa ating setter. Kasi ang humidity natin sa hatcher, kadalasan ito ay, ano, no? Nasa 60 to 70, no? Relative humidity. Sa ating, ano naman, setter naman, kadalasan nasa 30% to 50% relative humidity. So, paano natin pinatataas ang humidity? Meron tayo dito ang container, no? Yung ating container, may laman tubig yan, no? So, paano natin yan pinupuno? So, gumamit lang tayo dito ng embudo, no? So, tatanggalin ko lang yung embudo, no? Yan, tingnan natin kung matatanggal natin. So, yan. Meron siyang embudo. Mamaya, lapitan pa natin yung ano. At meron siyang lumang hose lang, no? Tinutusok natin siya sa taas. Yan. Tapos, papunta siya sa kanyang, ano, no? Container, no? Bakit importante na hindi natin bubuksan-buksan yung pinto? Kasi pag malapit na mag-hatch yung sisiu, kailangan yung hamog sa loob maipon, no? So, para maiwasan yung pagbubukas ng pinto palagi at bumaba yung humidity, meron tayo ditong nakahandang mga tubig na siyang nating binubuo sa taas ng ating, ano, no? Hatcher, no? Para hindi tayo bukas ng pinto at hindi matanggal yung humidity. Makikita rin natin, ang heating element niya ay nasa dulo, no?
Tapos ang sensor niya ay nandito sa taas, no? Tapos ay yung heating bulb niya na meron siyang fan at the same time meron din siyang heating coil, no? Ano yung kinaganda na separate yung hatcher mo sa inyong setter? Kasi yung iba magkasama na combination yung setter at hatcher, no? Pwede rin naman yun, no? Kaya lang, ang pag-incubate mo na itlog doon, pag nag-setter ka, kailangan itigil mo na yung setter mo, tapos i-hatch mo na siya sa baba kasi iba yung relative humidity niya. Pero kung hiwalay yung setter mo sa hatcher mo, maaring tuloy-tuloy yung pag-incubate mo, no? Salang ka lang ng salang sa setter mo, tapos lipat ka lang ng lipat sa hatcher mo, hindi naaantala yung pagsiset mo ng itlog, no? So dahil binuksan natin yung pinto, marinig natin yung tunog o hugong ng ating ano, no? Fan, no? So takpan muna natin to, pakita naman natin yung taas, no? So again, tatanggalin natin yung ating camera. Yan. So makikita nyo, ito yung kanyang embudo. Tapos, ang pinagkaiba ng thermostat nito, meron siyang thermostat para i-on off ang ating fan. At meron din siyang humidity sensor, no? So, dalawa yan, no? Meron siyang pang on and off ng ating heating coil o yung fan. At meron din siyang humidity sensor. Nang sa ganun naman, kung meron kang auxiliary fan, pwede mo rin siyang i-on off. O kung gusto mo naman, lagyan mo siya ng heating element. Para pag bumaba yung humidity, pwede mong i-on yung heating element para painitin yung tubig at maging humid siya. Ngayon, paano naman natin ma-re-refill? Ito yung embudo, no? Nasa taas siya, no? Ng ating incubator, no? Tapos, ito yung bintana. Masisilip mo. Masisilip mo sa loob kung ano, no? Kung puno ba o may laman yung tubig, no? Ayan yung hose, no? So, masisilip na sa loob. So, meron din tayong lumang bote doon na may tubig. Again, dahil nasa lugar tayo na maraming brownout, gumagamit tayo ng water bottle para maging thermal mask siya at maipon yung tubig, no? Maipon yung tubig, maipon sa init, yung init sa tubig at tumagal ang init, no? So kahit na brownout dito, usually ng isang oras, mainit pa rin yung ating incubator. Meron din tayong nilalagay na delay o yung power on delay time para hindi rin biglang pumasok yung kuryente at masira yung ating mga thermostat. So, katulad ng ipinangako natin, ito naman yung update ng ating setter naman, no? So, silipin natin yung setter. Again, meron tayong bintana para hindi tayo bukas ng ano, no? Ng ating pinto. Silipin natin kung makikita natin, no? Tingnan natin, no? Kuha tayo ng ilaw. Yan, silipin natin kung makikita. Ayan yung temperature niya. Minimaintain natin yung temperature sa 99 degrees Fahrenheit or 37.5 degrees Celsius, no? So yan, minimaintain natin yan kasi yun yung optimum na temperature para mapisa ang ating mga itlog, no? So, again, buksan natin tong ating ano, takpan muna natin yung buksan natin yung ating setter, takpan muna natin yung ating bintana. So, simple lang buksan yan. Ganun lang. Tapos, naglagay na tayo ng mga test egg natin, no? So, ayan. Meron tayong Rhode Island Red sa taas. At dito naman sa baba ay mga F1 lang ito, no? Yung mga nasa baba natin. Tapos, so, makikita natin sa loob. Ganun pa rin, no? Meron tayong heating bulb na may fan. Naglagay din tayo ng mga water or thermal mask para tumagal ang init. Tapos, makita natin, meron siyang egg turner, no? Paano ba natin nilalagyan ng itlog yung ating egg turner, no? Dahil nakatayo yung ating itlog, ang orientation niya is pointy side down, no? Ginagawa natin pointy side down, nang sa ganun, hindi matanggal sa, yung air sac niya hindi malaglag, no? Hindi matanggal sa pagkakadikit sa shell, no? Ikinasasanhi ng pagkabugok o hindi pagtuloy ng itlog, no, sa incubation, no. So naka-on din yung ating ano, no, naka-on din yung ating egg turner pero naka-delay yung ating thermostat kaya naka-off yan, no. Pero kapag ito ay ating ano, no, ating sinet, tanggalin natin yung delay para sa video, no. I-set natin, tanggalin natin yung delay. Naka-delay siya ng 10 minutes, no, para makatipid ng kuryente. Tanggalin natin yung delay. Nang sa ganun ay
nang sa ganun ay makita natin mag-turn yung ating motor. So zero yung minutes delay niya. Ayan, tingnan natin. So yan, nag-on na yung ating relay. Mag-on na rin yung ating egg turner. So tingnan natin yung pag-turn ng itlog, no? Ayan. So dahan-dahan lang yung pag-turn ng itlog. Yung ginawa nating connection, nakakabit siya sa ano, no? Nakakabit yung ating turner sa kanyang thermostat. Pero kung ayaw mo namang ikabit sa thermostat yung ating turner, maari mo naman siyang ikabit sa timer, no? Ayan, makita natin, no? Zoom in natin. Zoom in natin yung ano, no? Yung pag-ikot ng itlog. Dahan-dahan lang yan, no? Makita mo, napakabagal lang, no? Hindi siya jerking motion o hindi siya na umaalog. Dahan-dahan lang. Tapos pointy side down, no? Yung matulis na bahagi ng itlog, yun yung nakababa. So again, ang ating temperature, kung makikita natin, tingnan natin kung mazo-zoom in natin, no? Medyo madilim na, no? Ayun, bumaba na, no? Ayaw natin bukas tayo ng bukas ng pinto kasi bumababa nga yung temperatura, no? So ganun pa man, i-recap natin, no? Tingnan natin kung yan, i-focus lang natin ulit. Yan. So, i-recap natin. Ito yung ating setter. Naglagay na tayo ng itlog, no? Tapos, yung itlog, 18 days siya dito. Pagkatapos ng day 18, sa day 19, day 20, at 21, dito na siya sa ating hatcher, no? So, buksan natin yung ating hatcher. Sa hatcher, katulad na sinabi ko dati, may mga hatching cages. May tubig para sa humidity. Meron din siyang heating fan. Ito yung sensor ng ating temperature at ang humidity sensor. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo. Tapos ito yung pang-refill ng tubig, no? Ayan. Kung may tanong kayo sa paggawa ng DIY incubator, mag-comment lang down below. Kung gusto nyo masubaybayan yung pag-hatch natin ng chick. Kasi ngayon, tinetest natin, no? Yung kanyang hatching efficiency, no? So, kinalat natin yung itlog sa iba't ibang lugar para makita natin kung meron siyang cold spot or merong hot spot sa incubator, no? So, pag gusto nyo subaybayan yung pagpisa ng itlog na to, mag-like, share, subscribe lang. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga future videos sa Madodol Channel, no? So, muli, maraming salamat sa inyong panonood.